Happy farming po sa ating lahat. So, i-update po natin kung ano yung resulta po ng ating selected side shoots pruning. Papakita po natin sa video na ito. Ito na po siya. Ayan po, magkasing tangkad na po sila doon sa mga branches po sa kanyang first Y. Meron din siya bunga. Ayan. Ayan po. So, shoutout nga pala sa kapatid natin sa Agama, Mr. Jamal Masakal ng Amay Manabilang. Assalamualaikum po, brother. Sana po na bigyan nyo na po ng solusyon yung pagkalat po ng fruit fly sa inyong area. So, dito po sa lugar ko po, alhamdulillah, hindi po sila gaanong marami. Kasi kakunti po yung mga ano dito, yung gubat, halos po tubuhan. So, siguro po sa klima din, pag medyo malamig, marami talaga yung fruit fly. So sana po na control niyo po. Shout out din po sa kasama natin, oh, na si Mr. Al Narciso ng Kambagahan, Baay City, Negros Oriental. Good morning po, Bossing. Pati rin po, shout out din po kay Mr. Alex Acaso ng Bohol. Sana po makapagbigay na naman po tayo ng konting inspirasyon po, no, sa ating mga kapwa kasaka nagtatanim po ng atsal. Yun po yung ano sa kabila, yan po yung ating preparation for second fruiting. So ano, titingnan po natin kung ano po yung naging status po niya. Kasi marami po siyang ano sakit pag medyo matanda na po kasi yung tanim natin. Medyo marami na po siyang sakit. Ang ginawa din natin dito, nag side pruning din po tayo ng pangatlong basis na pinapanitili din natin yung kalinisan ng lugar. Sana po, no? Sana po hindi ganong kakalat yung trips po natin. Kung sino po yung mga ano dyan, yung mga kaatsal din na may experience na po kung paano po, paano natin malunasan yung trips. Ito po yung problema ko, mga kaatsal, kasi may edad na kasi yung tanim ko. Medyo marami pong ano, medyo marami pong trips. Sana po i-PM nyo ako kung paano po natin ito magamot. Hindi naman po ganong marami, pero ang kinakatakutan ko lang, medyo ano na kasi, may edad na kasi yung tanim natin. Pagka ganitong edad na kasi, mas dumadami po yung mga ano, sakit. Na-control na po natin yung kanyang mildew kasi nag-pruning po tayo sa ibaba. Medyo pwesko na po yung hangin na nasa ilalim ng ating mga tanim. At pagka nag-spray na po tayo ng fungicide, ano po, madali pong patamaan yung ating pong tanim sa bandang ilalim na kung saan naroon ang mga mildew. Kaya ang advantage po pag ano, sa experience ko po, mas advantage po pag ganito po kalinis, pag preparation for second fruiting. Kasi pag nag-spray tayo sa bandang ilalim ng fungicide, papasukin niya talaga yung ilalim. Hindi katulad nung ano, hindi natin tinatanggalan ng mga branches sa ilalim. Marami pong benepisyo. Kasi pag nagtanggal po tayo ng ano, ng mga branches sa ilalim, madaling patamaan bukod doon, madaling patamaan yung mga insekto at ano, fungus sa ilalim ng ating mga tanim. Pag naglagay po tayo ng abono, ito po yung isang benepisyo din pag naglagay tayo ng abono o pataba, no? Naka-focus yung mga nutrients doon sa itaas na branches, na kung saan yung nasa itaas na sisinagan ng araw, yung nasa itaas, siya po yung ano, magbibigay ng magandang produkto. Hindi po katulad yung mga branches na nasa ilalim, yung tinanggal na po natin, pero hindi pa ito talagang 100% na natanggal natin lahat. Ito, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga branches na hindi na nasisinagan. Ito po siya. Ayan, maganda po yung ano, yung dahon, pero tinitingnan naman yan, may mga sakit. Ito, trips,
Ayan. Pero pagaling na po siya. Makikita po natin yung ano, bagong labas po na talbos. Ito po yung karamihan natin natanggal natin kasi ayan, hindi na po siya gaanong nagbibigay ng produkto. Kung mapapansin nyo po sa bandang gitna po ng ating ayan po, ano, na natatanggal lang yung kanyang blossom. Pag nagbibigay siya ng blossom o bulaklak pa lang, pwede nang matanggal kasi po hindi po siya nasisinaga ng araw, nasa bandang ilalim. Kaya mas maganda tanggalin na natin kasi ito rin yung ano, ito rin yung mga dahon na kung saan marami pong mga sakit na nagtatago. Yung mga puti-puti po na yan, yung iba po, pungicide po yan, yung brown na yan, sa trips po yan. Kaya yun po yung ano, ginawa ko po sa aking tanim. Sana po ay makatulong sa ating mga kapwa po magsasaka dyan, nagtatanim po ng atsal. Saka mag-message na rin po kayo sa aking ano, sa aking inbox kung may maidagdag po kayo tungkol po sa status po ng aking tanim. Yan po, mag-share-share na lang po tayo sa ating mga konting kaalaman po para po lahat po tayo ay magiging ano po, magiging maalam tungkol po sa pagtatanim. Kasi medyo seryoso po pag pinasok natin tong ganitong business, no? Magasto. Talagang magasto po. Kaya sana po ay magtulungan tayo mga kaatsal kung ano yung po yung mga mas maganda pong pag-manage ng ating mga tanim. Insha Allah. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Thank you po.